Magandang umaga sa inyong lahat, sa mga membro ng iCafe Filipino Church at mga nakikinig. Kamusta po kayo at good morning po. Ngayon araw ay araw ng Linggo. Tayo po ay masaya, nagagalak sa paglapit sa ating Panginoon. Atin sinasamba ang ating Panginoon Diyos sa araw ng Linggo, sa pamagitan ng pagkikinig ng kanyang salita. At sambay natin siya mula sa ating puso, sa katotohanan at sa spirito. Ito po ang hinahanap ng ating Ama na sa langit. Ang aking paksa ngayon umaga ay ang unang himala ni Jesus. Ngunit dito sa talata nito, may mahalagang katotohanan na makikita natin dito sa talata nito tungkol sa relasyon ni Maria at ni Jesus na dapat malaman ng maraming tao tungkol sa kanilang relasyon mula sa Biblia, sa banal na kasulatan, doon sa relasyon ni Jesus at si Maria. Ito ay kinuha ko sa John chapter 2 verses 1 to 11. Babasahin ko na po. Pagkalipas ng 2 araw, may kasalan sa Cana sa Galilea at naroroon ang ina ni Jesus. Verse 2, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Kinapos ng handang alak, kaya sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, naubusan sila ng alak." Verse 4, sinabi ni Jesus, "Huwag po ninyo akong pangunahan, ginang, hindi pa po ito ang tamang panahon." Verse 5, sinabi sa kanya ang ina sa mga naglilingkod, "Gawin ninyo ang anuman sabihin niya sa inyo." May 6 na banga doon, ang bawat isa naglalaman ng 75 hanggang 115 litro. Ang mga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa tuntunin pang relihiyon ng mga Hudyo. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulog doon, "Punuin ninyo ang tubig ang mga banga," at pinununga nila ang mga banga. Verse 8, pagkatapos, sinabi niya, "Kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan." Dinalhan nga nila ang namamahala na handaan at tinigman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon, subalit alam ng mga sumalok ng tubig, kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, "Ang masarap na alak ay unang inahahain kapag marami nang nainom ang mga tao, saka inahahain ang mababang uri. Ngunit sa huli ninyo inilabas ang masarap na alak." Ang nangyari ito sa Cana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus, sa pamamagitan nito, inihayag niya ang kanyang kapangyarihan at nananalig sa kanya ang mga alagad. Tingnan muna natin ang verses 2 to 4. Verses 2 to 4, si Jesus ang kanyang mga alagad ay inanyayahan din sa kasalan. Kinapos ng handang alak, kaya sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, naubusan sila ng alak." Verse 4, sinabi ni Jesus, "Huwag po ninyo akong pangunahan, ginang, hindi pa po ito ang tamang panahon." Dito sa talata na ating binasa, verses 3 to 4, sinabi ni Maria kay Jesus, sabi niya, "Anak,
kinapos na sila ng alak. Ngunit tingnan natin ang isinagot ni Jesus. May mahalagang katotohanan na makikita natin sa Biblia tungkol sa ang turing ni Jesus kay Maria. Sabi sa verse 4, sinabi ni Jesus, "Huwag po ninyo akong pangunahan, ginang, hindi pa po ito ang tamang panahon." Alam po ninyo mga kapatid, ayon sa Biblia, kung ito ang atin titinan, ang aral po para sa lahat ng tao ay hindi kinikilala ni Jesus si Maria bilang kanyang ina. Tama po? Kaya ang sinabi ni Jesus, "Huwag po ninyo akong pangunahan, ginang." Tingnan ninyo, hindi ina ang sinagot ni Jesus. Ngunit, ginang. Alam po ninyo anong translation sa English ang ginang? Woman. Sa Tagalog, babae. Si Jesus, ang tawag niya sa kanyang ina, si Maria, ay babae o ginang. At ang sinabi niya, "Huwag po ninyo akong pangunahan." Alam po ninyo mga kapatid, ang ibig sabihin na "huwag po ninyo akong pangunahan." Sinabi ni Jesus kay Maria, "Huwag mo akong utusan at huwag mo akong pagsabihan." At sunod ang sinabi ni Jesus, "Hindi pa po ito ang tamang panahon." Ang ibig sabihin ni Jesus kay Maria at naintindihan ni Maria, ang problema, maraming tao hindi nakakaintindi dito sa talata nito kung anong ipinaparating sa atin ang aklat, ang banal na kasulatan, ang Biblia. Hindi pa po ito ang tamang panahon, ibig sabihin, ang tamang panahon ni Jesus manggagaling sa kanyang ama na sa langit. Hindi manggagaling ito sa kanyang ina, si Maria. Ngunit hindi nga niya kinikilala si Maria bilang kanyang ina. Kaya ang tawag sa kanila ay ginang. Ang katotohanan po ito ay makikita dati sa Biblia mismo. Nagpapatunay na hindi si Maria ang ina ni Jesus sa laman. At lalo na po na hindi anak si Jesus kay Maria. Tingnan natin ang katotohanan na isinulat sa Biblia ang pagsa ay isinilang si Jesus. Kung paano isinilang ni Jesus. Tingnan natin sa Mateo chapter 1 verses 18 to 25. Ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria ng kanyang ina at si Jose ay nakatagda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nalaman ni Maria na siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subali dahil sa isang taong matuwid si Jose na kanyang mapapangasawa, ayaw nitong malagay sa lubos na kahihiyan si Maria. Binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit, habang pinag-iisipan ito ni Jose, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot. Napakasalan si Maria sapatkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at si Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapatkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat na ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Tingnan ninyo, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel,
ang kahulugan nito kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod nga niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki at si Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Okay. Ipapaliwanag ko po sa inyo. Tingnan natin sa verse 18 kung anong sinabi. Sabi sa verse 18, ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria ang kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nalaman ni Maria na siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang gusto kong bigyan diin, dapat malaman ng mga tao. Si Maria, siya'y nagdadalang tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Verse 19. Subalit dahil sa isang matuwid, taong matuwid si Jose, ang kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa lubos na kahihiyan si Maria. Binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Verse 20, ang gusto kong makita ng tao. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon at sinabi nito sa kanya, Jose, hanap ni David. Huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapatkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Dalawang beses na po na binanggit dito kay Maria, magdadalang tao siya mula sa Espiritu Santo. At sinabi rin ng anghel ng Panginoon kay Jose, si Joseph, na magdadalang tao si Maria ay mula sa Banal na Espiritu o Espiritu Santo. Dalawang beses sa isang talata, binanggit ang Banal o Espiritu Santo. Tingnan natin yung verse 22. Nangyari nga ang lahat na ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon. Ang gusto ko bigyan diin mga kapatid, nangyari nga ang lahat. Ang ibig sabihin, isa na doon yung isinilang ni Maria si Jesus. Ang lahat na ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng propeta. Alam po ninyo mga kapatid, ito si propetang Isaias. Actually, itong propeta na sinasabi dito ay nasa aklat ng Isaias. Yung sinabi ng Panginoon Diyos kay propetang Isaias ay 600 years before isinilang si Jesus. Kaya ito po ay inilaan ng Diyos na ilalabas si Jesucristo sa tiyan ni Maria na si Jesucristo. At sabi niya, tingnan ninyo, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Ang Emmanuel na sinasabi niya ay si Jesus. Si Jesus lamang ang ibig sabihin ang kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos, si Jesucristo. Wala na po ibang tao na binanggit sa Biblia na kasama natin ang Diyos kundi si Jesucristo lamang. Tingnan natin sa verse 24 and 25. Nang magising si Jose, sinunod nga niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki at si Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Alam po ninyo mga kapatid kung bakit ibinanggit. Bagamat alam ng tao na si Jesucristo ay galing sa Espiritu Santo, ngunit
lumabas sa tiyan ni Maria. Kaya binanggit ito na hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang lalaki, ng anak na lalaki, at si Jesus nga ang ipinangalan ni Jose, ang sanggol. Alam po ninyo, mga kapatid, kaya sinabi ko ang katotohanan sa Biblia. Hindi ina ni Jesus sa laman. At si Jesus, hindi siya anak ni Maria sa laman. Kuha po ninyo. Hindi si Maria ang ina ni Jesus sa laman. At lalo na po na si Jesus ay hindi anak ni Maria sa laman. Dahil si Jesucristo, siya ay hindi anak ng tao. Siya ay anak ng Diyos. Balik tayo sa Juan. Balik tayo doon. Sa Juan chapter 2 verse 4. Kaya huwag po ninyo akong pangunahan ginang at hindi pa po ito ang tamang panahon. Ang mahalagang katotohanan na pinapaabot sa atin ang kasulatan sa Biblia, ang salita ng Diyos. Hindi kinikilala ni Jesus si Maria bilang kanyang ina. Hindi siya bastos. Alam po ninyo kung bakit. Kung titignan ninyo sa aklat ng Lucas, alam ni Maria na ginamit siya ng Panginoon Diyos para mailabas lang si Jesus. Kung sa Biblia mo titingnan, ang daming katibayan na si Jesus ay hindi anak ni Maria. Ginamit lang ng Panginoon Diyos at alam ni Maria na ginamit siya ng Panginoon Diyos. Kaya siya po ay nagpupuri. Kung titingnan ninyo ang Lucas, may awit ni Maria na kasulat dyan. Ang ilan na sinabi ni Maria sa Panginoon ay si Jesus ang Panginoon. Tama po. Ako'y naglilingkod sa Panginoon, sabi sa Lucas, awit ni Maria. Ang aking Panginoon ang aking tagapagligtas. Si Maria mismo nagpupuri sa Panginoon dahil ginamit siya. At sabi pa niya, ang Panginoon, Jesus, ang kanyang tagapagligtas. Alam ni Maria kasi na si Jesucristo ang anak ng Diyos. At lalo na alam ni Jesucristo, siya ay anak ng Diyos. Kaya sinabi niya, hindi pa po ito ang tamang panahon. Ang panahon ng tamang panahon ay nanggagaling sa kanyang Ama na sa langit. Kuha ninyo. Ito ay isang mahalagang katotohanan na makikita natin dito sa talata tungkol sa relasyon ni Maria at ni Jesus. Tingnan natin yung verse 5. Ito din yung isang mahalagang katotohanan, ang relasyon ni Maria at si Jesus. Tingnan mo, sinabi sa kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anuman sabihin niya sa inyo. Gawin ninyo ang anuman sabihin niya sa inyo. Wala tayong nakitang nagalit si Maria kay Jesus dahil siya ay bastos, dahil ang tawag sa kanya ay ginang. Ang sinabi niya, ano? Gawin ninyo ang anuman sabihin niya sa inyo. Ito ay katulad ng palagi minamensahe ng mga pastor na sundin natin ang lahat ng mga utos ng Diyos. Tama po? Kasama na si Maria. Sabi ni Maria, gawin ninyo ang anuman sabihin niya sa inyo. Sabihin ni Jesus sa inyo. Gawin natin lahat ng utos ni Jesucristo. Even Maria, nagpasakop kay Jesucristo. Ulitin ko po. Even Maria, nagpasakop kay Jesucristo. Dahil alam ni Maria, siya ay tao. At alam ni Maria, si Jesus ay anak ng Diyos. Sige, tignan natin ang sunod sa talata nito. Sinabi ni Jesus sa mga tumutulong doon, punuin ninyo ang tubig ang mga banga at pinuno nga nila ang mga banga. Pagkatapos sinabi niya, kumuha kayo ng kaunti at dalhin ninyo sa
namamahala ng handaan. Dinalhan nga nila ang namamahala ng handaan at itinikman nito ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ang galing yon, subalit alam ng mga sumalok ng tubig. Kaya tinawag niya ang lalaking ikinasal at sinabi, ang masarap na alak ay unang inihahain kapag marami nang nainom ng mga tao, saka inihahain ang mababang uri. Ngunit sa huli ninyo, inilabas ang masarap na alak. Ang pangyayaring ito sa Kana ng Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus. Sa pamamagitan nito, inihayag niya ang kanyang kapangyarihan at nananalig sa kanya ang mga alagad. Ang pangatlong mahalagang katotohanan, mga kapatid, dito sa verse 11, na himala na ginawa ni Jesus Kristo, ang tubig naging alak. Mga kapatid, ang sabi sa verse 11, inihayag niya ang kanyang kapangyarihan. Nangyari dito sa talata na ating binasa, ipinahayag ni Jesus ang kanyang kapangyarihan bilang ano? Diyos. Saka isa pa, mga kapatid, huwag natin makalimutan. Ang himala ay nanggagaling lamang sa Diyos. Walang himala na mangyayari kundi galing sa Diyos. Ngayon, kung may nakikita tayong mga himala na sinasabi ng tao, huwag muna tayo maniwala. Pwede sa demonyo, ngunit ang tunay na himala ay nanggagaling lamang sa Diyos. Makikita natin dito sa talata ng ating binasa at tiningnan. Una, ang mahalagang katotohanan na pinapakita sa atin sa talata nito, ang relasyon ni Maria at ni Jesus. Hindi si Maria ang ina ni Jesus sa laman. At hindi si Jesus ang anak ni Maria sa laman. Si Jesucristo ay anak ng Diyos. Meron akong sasabihin sa inyo at makinig kayo na maiki. Ang tao ay may dalawang bagay. Tama po? Una, ang katawan. Pangalawa, ang Espiritu Santo. Tama po? Spirit. Body, soul, and spirit. Tama po? Makikita natin sa Biblia, ang sinasabi dito sa talata na isinilang si Jesus na sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang nagdadalang tao si Maria. Tama po. Ang ibig sabihin dito, mga kapatid, ang Espiritu ni Jesus ay galing sa banal na Espiritu. Ibig sabihin, galing sa Diyos, hindi galing sa tao. Ang katawan ni Jesus, saan ang galing? Tingnan natin sa John chapter 1, verse 1, kung saan ang galing ang katawan ni Jesus. Nang pasimula ay naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Tingnan natin ng maigi, ang salita ay Diyos. At tingnan natin sa John chapter 1 verse 14. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatian tunay na kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahan loob at ng katotohanan. Ang gusto ko bigyan din ang katawan ni Jesus na nilabas
sa tiyan ni Maria ay galing sa salita. At ang salita ay naging ano? Tao. Kaya alam po ninyo mga kapatid, bakit ganun ang sinabi sa Biblia? Dahil sabi sa Biblia, lahat ng tao ay nakasala. Tama po. Lahat ng tao ay nakasala. Yun ang sabi sa Romans chapter 3 verse 23. Kaya ganun ang binanggit dito na ang Espiritu ni Jesus ay galing sa banal na Espiritu. Ang katawan ni Jesus ay galing sa salita. Ang salita ay Diyos. At ang salita naging katawan tao. Kaya si Jesus, mga kapatid, ipinapaabot sa atin na si Jesucristo ay hindi tao. Bagamat He is a perfect man and He is also a perfect God. Wala siyang kasalanan. Ang walang kasalanan lamang ang makapagliligtas ng mga makasalanan. Tama po. Kaya walang sinong tao makapagligtas ng tao kung siya ay tao. Kaya mga kapatid, sasabihin ko sa inyo ng totoo, walang relihiyon, walang pastor, walang pare, kahit ang mga pope ang magliligtas sa ating kasalanan. Kundi si Jesucristo lamang, dahil siya lamang ang ating takapagligtas. Ayon sa sinasabi sa Biblia. Di ba? Ipapanganak ka ng isang lalaki, si Jesus ang ipapangalan mo dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kasalanan. Di ba ninyo napapansin sa talata na ating binasa, nandiyan yung alagat ni Jesus. Nandiyan si ina ni Maria. Ngunit ang tubig naging alak ang gumawa dyan si Jesucristo. Tama po. Dahil siya ang Diyos. Wala na ibang tao makapagliligtas sa ating kasalanan maliban si Jesucristo. Kaya sabi nga sa awit, mga kapatid, sa awit 90 verse 2, from everlasting to everlasting, He is God. Ito ay ibig sabihin noon, ngayon at magpakailanman, siya ang Diyos. Wala na ibang Diyos sa buong salibutan. Iisa lamang ang Diyos. At sabi sa Biblia, iisa lamang ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang taong si Jesucristo. Kaya binanggit ang sa Biblia sa 2 Timothy chapter 2 verse 5, ang tagapamagitan ay isa lamang si Jesucristo. Tao ang sinabi diyan, dahil naging tao ang Diyos. Siya ay walang kasalanan dahil ang kanyang spirito at kanyang katawan ay galing sa Diyos. Tama po. Kaya siya ay, ulitin ko po, si Maria ay hindi ina ni Jesus sa laman. At si Jesucristo ay lalo hindi anak ni Maria sa laman. Kaya hindi siya anak ng tao. Siya po ay anak ng Diyos. Siya lamang ang atin sasambahin at siya lamang ang atin paglilingkuran at siya lamang ang atin tagapagligtas. Sana po, mga nakikinig, bigyan ninyo ng panahon na basahin ang Biblia. Dahil ang Biblia ay salita ng Diyos at ang Biblia lamang na papatunay ang mga salita ay katotohanan. Kung sakali meron binabanggit ang mga ibang relihiyon tungkol kay Maria, o kung meron nagsasabi ang mga tao tungkol kay Maria at si Jesus, at kung anong dapat nating gawin, balik tayo sa Bible. Back to the Bible. Kung ano ang sinabi sa Biblia, ang katotohanan
tungkol sa relasyon ni Maria at kay Jesus. No offense, dahil ito ang aking trabaho bilang lingkod ng Diyos na maihayag ang katotohanan. Ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. The truth will set you free. Maraming salamat po. Sana po itong mensahe na pinakinggan ninyo. Bulay-bulayin ninyo ang mga salita na binanggit ko mula sa Biblia. At intindihin ninyo kung ano yung ibig sabihin ng aking ipinaparating sa inyo ang salita ng Diyos tungkol kay Maria at kay Jesus. Maraming salamat po. Tayo po, manalangin. Maraming salamat po, Panginoon. Ang iyong salita ay katotohanan. Ang katotohanan ay magpapalaya sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa inyong lahat.